Excuse me po. 99.9% walang COVID-19 ang aso nyo. Pero baka kennel cup yan. Tara, pag-usapan natin. Mga kaibigan, mabilis ang kwentuhan about kennel cup. Kapag hindi nyo po kabisado kung ano ba yung kennel cup or hindi nyo pa nai-experience sa mga aso nyo, once na makarinig kayo ng pag-ubo, pag-ubo-ubo, parang may hilak, parang may hinihika, malamang po, kennel cup yan. E paano nga ba nila nakukuha? May virus kasi or may bacteria na Bordetella yung pangalan na pwede nilang malangkap, mapunta sa lungs, magka-kennel cup po sila. Kapag mahina po kasi ang resistensya nila, pwede nilang masagap yan kapag napunta sila sa crowded place na medyo infected, sa hindi ventilated na lugar na infected rin, katulad ng mga shelters, katulad ng mga dog parks or mga dog pens na hindi malinis. Pwede nilang malanghap yan kasi airborne po yan. Kapag po nakalanghap sila ng usok na nairita yung kanilang lungs, pwede po nilang ma-acquire yan. Tapos kapag ka nagdo-dog show, bumabiyahe ng malayo, meron pong travel-induced stress na pwede pong mag-cause ng kennel cup. At minsan, kapag lumalamig po ang panahon, nagkakaroon po ng kennel cup paminsan-minsan ang mga aso natin. Pero ang tanong nyo, nakakahawa ba to? Yes, nakakahawa po ito. Sadly mga kaibigan, nakakahawa po talaga ang kennel cup. Kaya the first instance na makarinig kayo ng inubo niyong aso, ihiwalay na siya kaagad. Ilayo niyo na siya sa kennel niyo. Ilayo niyo na siya sa ibang mga aso or pusa kung may pusa man kayo. Kasi talaga nakakahawa yan. Airborne yan. Mga kaibigan, dapat rin po palang bantayan yung aso niyong may kennel cup kapag may nakikita kayong runny nose, sneezing, or parang may kakaiba sa kanya. Kasi baka nung humina yung kanyang resistensya, na-acquire niya yung kennel cup, pero baka meron pa kong naging infection sa loob. Kaya kailangan observant din po kayo, ha? On the lighter side naman po, mga kaibigan, kapag ang aso na may kennel cup, kadalasan po, may appetite yan. So thank God, hindi naman po sila mangangayayat or what. Kapag hindi naman talaga grabe, hindi po mawawala ng appetite. And pangalawa, minsan kahit walang medication, kahit walang binibigay, 3 weeks, tapos na po yan. Yun nga lang, ang katotohanan po niyan, ang 3 weeks ay napakatagal para sa ating mga owners na mahal natin mga aso natin at naririnig natin silang parang may sakit. Hindi lang parang, totoong may sakit. At yung ubo, nakakairita po yan at nakakaawa. Di ba po? Yung mga aso natin, nakakaawa. Pero kung hindi nyo po matiis at gusto nyo na po talagang gumaling na mas mabilis ang inyong aso at karamihan naman po sa atin, ganun po yung pakiramdam, kausapin nyo na po yung vet. Kasi po, meron na po ibibigay na antibiotic yan para po mapabilis at mapatay po yung Bordetella bacteria na yan. Mapapabilis po. Bibigyan rin po siguro yan ng vitamin C para lang maprotektahan at lumakas ang resistensya. Ganyan po, minsan binibigyan ng honey para mas-soothe po yung lalamunan. Meron po mga binibigay na herbal tea. Pero ang importante po, hindi naman po ito masyadong grabe at kaya naman po talaga itong gumaling as is ng walang gamot. Kaya rin itong mapabilis ng may gamot. Pero siguro, mas magandang tanong is, kaya ba itong ma-prevent? Ang kagandahan naman po talaga ay rare naman po. Hindi man sa rare, pero parang hindi po madalas ito mangyari sa atin, di ba po? Kaya nga, bihira lang talaga ito. Pero kung gusto nyo makaiwas, meron po talagang vaccine. Merong nasal spray, may binibigay sa through mouth, merong injectable na vaccine para po makaiwas sa ganitong bacteria or virus. Makaiwas po talaga sa kennel cough. And mga kaibigan, like always, lahat po ng mga issues na to, health issues, coat issues na dinidiscuss ko sa napakaraming videos ko, ang key po lagi dyan ay kalinisan and pataasin po ang immunity ng ating mga aso para makaiwas sila. Linisin po madalas, mabigay po ng mga supplements na pwedeng tumulong para maging healthy po ang inyong mga aso. Walang too much, everything in moderation. Pero ang hindi po natin pwedeng sobrahan, lagi nyo pong gagawin ay pag-disinfect ng inyong kennel, ventilation ng inyong kennel, it's a must po para makaiwas sa mga ganitong sakit. Sana po natuwa kayo uli sa video na to at huwag po kayo magatubiling mag-subscribe.
mag-like, i-push ang notification bell para ma-inform kayo kung may panibagong video galing po sa akin channel. Ngayon, shoutout sa'yo. Shoutout kay Glenn Alcantara from Pasay City, B-Boy Durante, D7K Cebu City, Jericho De Silva from Bulacan, Kim Nair Gondran, Artikulo 1, Buli, Cavite, Junel Piligro, LBK, Liam Marcus, Mike Guerrero from Doha, Qatar and his kids, Anya and Save, Vic Reyes, Mark Dumalag, at kay Steven Serena from Cebu City. Maraming salamat po.